normal yung pagiging toxic nila po ka. Nakagamanize ba mo? Ha? Pero, suntukan tayo sa labas, kung matapat ka. Bro, ano, suntukan tayo? Nandito yung mga bata! Bakit, bakit? Tang-tang! Huwag na ko! For safety ko lang to, kahit i-upload ko to o hindi. Tama na. Hindi nagtatawa, parang tinatawa. Hindi yung gusto ko nagtatawa na, ano yung punto niya? Ano? Wait lang, Rob, Rob, tumigil ka na, Rob! Rob, 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 Rob! Hindi, Rob, tumigil ka, Rob, tumigil ka, Rob! Noong time talaga na yon, gustong mag-sorry ni Rob kay Odie. Kaso, naabutan kasi namin yung mag-asawa, syempre, nag-aaway. Ayun, pangit naman, di ba, kung bigla kang sisingit, di mo alam paano. Kumbaga, may unresolved issues pa eh. Tapos, bilang nag-video si Rob, alam mo yon, parang magulo. Kaya parang feeling ko, fault ko, na inutusan ko si Rob mag-video, nadami pa tuloy siya, parang di pa nga okay si Odie sa'yo eh, may tampo. Tapos pinang nakita niya nag-video ka. Binivideo mo yung taong galit. Kaya parang lalong umapoy yung pangyayari. Kaya sorry Rob kung nadamay ka. Pasensya ka na. Kahit ganun naman yung nangyari, nakita ko naman na gusto talaga mag-sorry ni Papa Odie kay Rob. At nalaman ko rin na si Rob gusto rin mag-sorry kay Papa Odie. Nakita ko naman na pure yung intention ni Rob. Siyempre, naging ate niya ako at siya, nasaktan siya sa kung ano yung nakita niya na nangyari sa akin. At narinig na murahan namin dalawa ni Papa Odie. Kasi hindi na na-videohan yung part na si Papa Odie talaga minumura ako that time. Nung pinapapasok ko sila sa loob ng kwarto, eh hindi na yun na-videohan. Kaya na-apektuhan talaga si Rob and anyone man sa buong pamilya ko, syempre magre-react kung bakit ako namumura ng ganun. Welcome sa Toro Family, si Kuya Rob. Anytime. Talagang walang daladalawang isip. Mahal namin siya. Sobrang mahal namin siya. Nasa kalagitnaan kami ng meeting nung nangyari yung gulo. At hindi namin sinasadya na madami si Kuya Rob dun sa gulo. Kuya Rob, sorry kung nasangkot ka sa gantong sitwasyon. Sobrang sorry talaga. At maraming salamat kasi tinulungan mo ako na protektahan si Jowa nung moment na yun. Thank you, Kuya Rob. I love you. Minsan kasi pakiramdam ko nga, paulit-ulit ko na sinasabi, parang hindi ko pa alam kung ano yung solusyon sa mga sunod-sunod na mga nangyari sa amin. Kaya bahala kayo dyan. Itatawa ko muna to. Mga haha. Mga 30 tong ganun. Ginising ako ni Jowa sa kalagitnaan ng aking paghimlay sa aming kama. Kasi ilang linggo na kaming ganun na may nagre-renovate, naiingayan siya, nagigising ang kanyang diwa. Kaya nag-ayos kami agad ng gamit nun at nag-decide siyang sa condo muna kami mag-stay. Agad-agad. Alis naman tayo dito, stress ako. Sobrang ano yun, no? Ganyan. Ay, under construction pa talaga lahat eh. Hindi ako makatulog na maayos. As in, wala pa akong dire-diretso. May interview pa ako mamaya. Kamutin din si Abby, ano? Sobrang ingay.
Baka umalis tayo, Teronya. Baka umalis na muna tayo. Mag-condo na muna tayo kasi gantong ingay. Siyempre, medyo social-social na kami ngayon. Social-social. Medyo naka-LL na sa buhay, nakaluwag-luwag, alam niyo naman. And ngayon, meron na kami mga bahay na pagpipilian. At siyempre, meron din kami yung condo na pwede matakbuhan. Delivery. Yay! Saan to, ma'am? Ito lang sa gitna, kay birthday. Dito sa dulo, dito. Ilalagay ko tong laptop. Ah, patungan ng laptop? Oo, dyan. Tanggalin mo muna yung plastic. Thank you, Jowa. Kiss me. I love you. Holy sweet! Hi, Happy! What are you eating? Sabaw! Yes! Don't mouth when your talk is full. No? No. Yung mga gusto ko, eksena yung mga nag-aaway. Wait lang, hawak si Abby. Ako nakukuha. Gunting daw. Sabi yung mukha mo kasi, Mami. Sana yung gatas? Yun lang. Doon nila kailangan ng gunting ko eh. Feeling malakas ka naman? Happy, ah! Happy! Happy, ah! Come here. You're eating? Okay, wait. Come here, we will sing. Kanina, inaantok ako, pinapadance mo ako, ah. Come here. Sabi niya, nantok-nantok ka, Mami, let's dance! Sabi niya ganun. Okay, habang kumakain ka. Okay, now, we will sing. Sine na ay bata pa. Ang sabi niya ay, sine na ay high school na. Ang sabi niya, Thank you, Happy, ah. Okay, you can now eat. Bye-bye, eat ka na doon. Ang cute, eh, oh. Mommy, Oni, I'm gonna tell you something. Okay. Mommy, Oni, we'll work so we can have money. Good job. And when we have money, we can buy presents. And we can buy clothes. And we can buy food. And we will live in a big house. Good job. Yay, big house. Live in a big house and buy some presents and clothes and yummy food. That's why Mommy Oni is working. Okay, so we can buy big house and buy many food. That's why Mommy Oni is working now. Okay. Mommy God. Teka, mabilis-bilis si Papi Jo. Kailangan eh! Di ba makapon yung bakso na dito na? Mommy, cut postpartum ko yun! Nandito ako kasi yun sa'yo si Happy! Nandito ako! Mommy, Oni, pen? Ulit mo, Happy, sasabi nga lang kasi hindi ikaw yun eh. Kailangan na kasi! Yung bakso kasi, nandito na oh. So kahit anong i-curl ko, gumaganon yung pagka-curl. Eh, Johan, di mo pala pwedeng indikit sa akin. Ito, puro kapalahit mo ni birthday. So ano tayo pag nagkaanak tayo? Hindi, sabi mo magkakaroon tayo ng nani. So paano kung wala yan, nag-day off? Ganto tayo, mag-aaway tayo ng ganito. Nag-aaway ba tayo? Ikaw lang. Yes, nag-aaway tayo. Ang ina. Nilagyan ng mura para mukhang nag-aaway. Ayun, tawang-tawang, nung binarang na ano yun. May-stress ako, binigay siya mamatay. Huwag mo nang anuhin! Hindi, ito lang ako tinamag. Parang may ngiting kasing sungke. Masyado kasi maisip pagkakagubit mo, Papi. Kasi nga hahaba pa eh. Ang bilis na maba eh. Ang ilan to? Bumbo tang eh. Kaya nga, may show bukas. Eng-eng mo. Katsuboy ka din pala. Ano? Naging tagahawa ka dyan? Prinsesa ka, Happy ah. May tagahawa ka ng iPad mo ah. Inaantok na si Happy. No. Minsan gila, oh, tamo, oh, di ba? Play niya yan, oh. Galing. Galing mo, ginawa mo tagaho si Ate Ika, ah. Wala naman akong ibang masishare sa inyo, kundi trabaho. Puro trabaho ko. Wala, eh, ganun talaga, eh. Kailangan magtrabaho.
This one's for you and me. One, two. Lapit kayo konti. Tang ina paparazzi. Tanong sobrang liwanag ko, parang kukunin na ako ng lapit. Sobrang lapit na lapit. Dali mo na konti tayo. Kaya kahit magulong bahay, magulo pa yung buhay namin, wala. Trabaho lang talaga. At uulitin ko, yan ang isang bagay na hindi ko hinahayaang mawala sa akin. Ang trabaho. Wala, ganun talaga pag mayroon tayong binubuhay. Kailangan yun, di pwede mawala yun. Umalis muna kami ni Odie. Nagpunta kami ng Subic at nakasama namin yung family niya, mama niya, yung ate niya, and iba naming mga kaibigan. At merong time doon na nag-usap-usap sila. Yung one-on-one, heart-to-heart talk. Nakita ko umiyak din yung ate niya sa kanya. And nag-iyakan kaming dalawa. Isipin mo pa paano na sa bawat prayer na gagawin mo, nagdadasal ako, and I always tell you that I love you, okay? You will make a difference in this world and to our child. I will miss you so much. Nakapo po ako. Nakapo. You're doing this for yourself, not for just for yourself, but for our incoming babies. Thank you. Thank you. Nag-come up kami sa decision na pumasok siya sa facility. Sa tingin ko, ang problema sa akin, ako yung taong mapagtanim. Nagpapalampas, nagpapalipas, pero tinatandaan ko at tinatanim ko yung mga galit. Siguro kaya ako nagkaganon dahil sa mga nakaraan din na nangyari sa akin, yung mga hindi magagandang pangyayari sa buhay ko. Naiipon siya at hindi ako nakakapag-let go agad. Sa problemang dinaharap namin ngayon, nag-come up kami sa ng solution na pumasok muna sa ano, sa rehabilitation center para syempre makatulong din sa akin. Syempre may problema din ako sa health. Isa 'yon sa mga dahilan kung bakit kailangan ako i-rehab.
Don't get me wrong, guys. Hindi lang addict yung pinapasok sa rehab. Kung hindi, meron din iba-ibang may addiction sa cellphone, may anger issues, at health problems. Pwede rin kayo ma-rehab kapag may health problems kayo. So kapag hindi mo na address yung mga issues na yun, yung hindi mo nakokontrol yung anger mo, may professional na pwedeng tumulong sa akin or sa atin. After ilang days, nakiusap sa akin si Ate Marie na makausap na namin si Odie, finally, after nung gulong nangyari. At nagpunta sila sa condo para kahit na paano magkaroon doon kami ng chance na makapagpaalam sa kanya dahil nagkaroon na nga sila ng desisyon. At malalayo sa amin si Odie ng medyo matagal na panahon. Ay, Mama. Don't worry. Doon po si Mami. Dito? Diyan po si Mami. Saan si Happy? Dito po. Pakita mo kasi. O, yan na! Papa Odel, Mama Marie! Di ba yung miss Papa Odel, Mama Marie? Sabi mo kanina. Happy! Papa! Ano siya? Wala ka na naman at dyan mo. Antok na antok eh. Pansin ka din, baby ka. Sige, bye na ito, Papa Odie. Papa Odie will go na. Papa Odie will go na. Papa, come here na, Papi. Papi. Come here na, Papi. Sige, bye na, Papa Odie. No, no. Please, stop, Mommy. Halika na, say bye na ito, Papa Odie. Ayun, syempre, pagdating pa lang ni Papa Odie, hindi na agad sila mapaghiwalay ni Happy kasi mapapansin nyo talaga na sobrang inseparable. As in, hindi nyo mapapaghiwalay yung dalawang yun kasi parang sila pa yung masahol pa sa mas, ano, magtatay. Ganun yung bonding nilang dalawa kaya hindi mo talaga maaalis sa kanilang dalawa yun. Tapos may kita mo na miss talaga ni Happy si Papa Odie niya. Tagal-tagal na rin kasi. Sabi sa amin ni Jowa, mag-gather kami at magbigay kami ng message kay Papa Odie. Kasi yung mga mensahe namin na sasabihin kay Papa, yun yung babaunin niya bago siya pumasok sa kung saan man siya pupunta. Message na lang kay Papa kasi yun yung babaunin niya. Pag umalis siya kahit sa iyong buwan lang naman, still para sa kanya kasi mahaba yun eh. Kaysa nasa labas ka. Mabalik yung feeling ko kasi kay Harvey. Gets ko si ate. Hindi ka masamang tao, Papa. Hindi ka masamang tao. Nalagpasan natin ito. Kakasama tayo eh, di ba? Alam ko masaktan si Abby kasi hanap na Abby ganyan, pero at least pag balik mo, yung Papa niya na maayos. Papa, hindi ko nangis ko. Saka dadalawin ka na lang po na. Dadalawin ka na lang po na. Thank you po sa lahat ng lesson na binibigay mo po sa amin. Thank you po sa pagiging tatay po sa amin. Sa pagpaparamdam po sa akin na may tatay ako. Thank you, Papa. Mahal na mahal po kita. Nalalawin pa po na pagpaparamdam po po. Isa ka po sa mga taong nakapag-fix sa akin ng Papa ako.
yun, Piyodia. Mag-iingat ka palagi. Tsaka, kagaya din ang sinabi ko kaya, mabilis lang yun. Tsaka, kami bahala sa mga babae dito. Isipin mo lang na makakatulungin sa'yo. Kasi paglabas mo dito, bagong version na ni Papa ko din makikita na. Tsaka, pagbalis mo, ganun pa rin ako kami. Hindi nga natin alam kung matatagdagan ng isang angel. Please, may isa pang magagawin sa'yo. Sorry din sa lahat ng mga sakit ang muna nabigay ko sa inyo. Tsaka, akong bahala sa kanila. Naman kasi magwawala ka kasi lagi. Doon naman ako magwawala sa loob. Ingat ka mo. Huwag mo magwala doon. Ako naman, Papa Ons, sa totoo lang, yung gusto ko maging tapat sa'yo. Nang huli talaga, na nakita na naman kita ganun. Bumalik sa akin yung away natin sa mundo, ganyan. At alam ko sa sarili ko na ano, na ulit siya after ng koldo. Alam ko na ulit-ulit yung away na ganyan na hindi lang namin nakikita. Kaya, nung nangyari, sabi ko, alam ko na to. Kasi Ate Marie, parang kapisali niya na. Na totoo lang, nasa point ako na parang, hindi ko alam kung ano yung solusyon. Parang hindi ko madalas ako, ito yung problema. Ito yung solusyon. Hindi ko alam kung ano yung solusyon. Which is ko talaga nang binabato sa inyo. Magpa-check up kayo. Magpa-counseling kayo. Kasi ako, bilang ako, hindi ko na kaya. Hindi ko na alam. Diba? Kaya nung time na yun yung bandang muli. Parang, syempre, inisip ko yung mga bata. Iba na kasi ngayon, may mga bata na nagkakaisip. Diba? Si Tyrone niya. Umiiyak, ganyan. Parang, hindi ko alam kung ano solusyon. Hindi ko alam kung ano magagawin ko. Sa totoo lang, ang alam ko lang, basta sa pamilya, pumusukuan. Pero yung namin ko sa inyong banda ko rin talaga, ano nakita-tapal ko. Gusto ko na sumuko talaga. Alam na sa isip ko namin doon, naging bakit kami nun, alam magaling kami sa bahay, naging bakit kami hanggang 4 a.m. Pero hindi ko alam kung bakit. Parang ang pinigilan ni Lord, sobrang lakas na talaga ng ulan. Hindi namin siya maikarga. Sobrang lakas ng ulan. Tapos parang sabi ko, nandito na naman ulit tayo. So parang ano nangyari? Sige guys, bukas na tayo umalis. Kasi this time gusto kong maramdaman ni Odie at saka ni Ate Marie na may feelings tayo. Hindi pa laging ganito. Hindi mo pwedeng laging sorry, ganito, ganyan. Paano yung mga naiiwan na trauma sa bata? Kasi kung tayo, kaya natin i-handle it. Kasi ano yung nararanasan mo? Sa totoo lang, natatakot din ako. Natatakot ako na baka maging ganun din ako. Kasi para sa mga trauma na hindi mo siya maharap. Kaya hindi na ako nag-iinom. Kasi pag nag-iinom ako, dun siya lumalabas. Kaya naman, pag may tumirigay sa'yo, sa galit mo na ilalabas. Parang, hindi mo na talaga alam. Kaya nung tumawag sa akin si Ate Marina, kasi trabaho ko na pumayag ka magparihang, nalungkot talaga ako na parang, syempre hihina loob mo bigla. Huwag na lang kaya, kailangan ba talaga? Paano yun, mababawasan na naman tayo? Paano si Happy? Diba? Dapat mo talaga dumaan pa sa gano'n. Di ba pwede magbago na lang? Parang gano'n yung na-feel mo. Kaso, kailangan natin maging realistic talaga na ano eh. Wala, kailangan talaga natin ng tulong. Sinasabi ko to sa'yo kasi gusto ko maramdaman mo o maintindihan mo kano'y naramdaman ko nun. Kasi ayoko maging plastic na parang itaalis ka lang. Hindi ko sasabihin na, ano ba? Napag gano'n ako, yun yung talaga naramdaman ko nun. Papakote yung sa emotions namin, halo-halo eh. Sa totoo lang, si King umiiyak. Sabi niya kasi, nung nakita niya nagmumura ka, ang iniisip niya, para mo daw minumura si nanay. So parang ako naman, siyempre, nasa isip ko, anong bang next na gagawin natin? Ano bang magiging solusyon? So wala talaga eh. Pakiramdam ko lang ngayon, gusto ko lang iwanan sa'yo is, kung pakiramdam mo, nasukuan ka ng pamilya mo before. Eto, hindi ka pinabato sa ibang tao ni ng Toro family tsaka ni ate. Dahil hindi ka na mahal. Dahil hate ka. Humingi kami ng tulong kasi ayaw kaso ko ng pamilya to. Kasi okay ka naman eh. Gusto ko sabihin na hindi naman yan si Papa eh. Pero ikaw din kasi yun eh. That is a part of you na kailangan natin yakapin eh. Na ikaw yun eh. Pinagdaanan mo yun eh. Na nakakalungkot kasi hindi tayo maaga nagkakilanlan eh. Siguro kung maaga, bata pa lang tayo, ewan ko, magkakasama na tayo, destined na tayo sa isa't isang. Pero hindi siguro ganito yung mga pinagdaanan natin kung ganito tayo magsuportahan, una pa lang. Sabi ko lang kay ate, pinatawag ko siya, ate, oo sige, galit ako kay Odie. Pero please, huwag mong gagawin na papayag si Odie na pumasok siya, tapos wala siyang babalikan. Huwag kang gagawin ng gano'n. Kasi sabi ko, lumipat ka sa bahay, papantayan kita. Baka mamaya maghanap ka ng katabi sa gabi, malungkot ka. Sabi ko, tayo magagalit talaga ako.
Kasi hindi ganun eh. Kung gusto mong iwalay, maghiwalay kayo ngayon. Pero huwag mong gagawin na isang tao gusto magbago, tapos walang babalikan. Baka masirain ko na lang buhay ko kung ganun. Kasi alam ko din naman eh, alam ko sa sarili ko na ginagawa mo ito ngayon para sa'yo. Pero gusto mo din itong gawin para kay ate. A big part of it, di ba? Na maging okay kayo. Na alam mo yun, kasi kung ikaw lang naman, pwede namang kapain ko na lang. Huwag ko na lang i-trigger sarili ko eh. Pero binibigyan ka ni ate ng ano. A part of that, ganun. Kasi Papa Odi, ayoko din maging plastic sa'yo. Alam mo yan, tutulad sa akin na hindi ka din plastic. Pagod na kaming mag... Ah, talaga, te. Sabihin niya to kahit hindi naman yung nangyari. Pagod na kaming... Ay, gaslight kami ni ate. Pagod na rin kami na... Oh, wala kaming nakita, wala kaming narinig, wala kaming naamoy, wala kaming ano, wala kaming sasabihin. Pagod. Kasi, kayo yan eh. Diba? Sana naman... Sana lang appreciate mo na kung paano ako... I think naging ganun din yung Toro family sa'yo na ka-just kami. Kasi mahal ka namin. Hindi dahil lang jowa ka ni ate, hindi siya ganun. Kasi mahal na mahal ka din ni Happy. Alam naman namin na tinatry mo din yung best mo eh. Mahirap lang din kasi talaga pag may pinagdaanan tayo na mahirap mahalin ang sarili kapag hindi ka rin minahal ang sarili mong mga magulang. Pero kaya mo pa rin magbigay ng pagmamahal sa mga bata sa amin. Kaya sa totoo lang, kahit ganun yun, salamat kami na minahal mo kami. Malaking parte ka ng pamilya to, kaya ka the originals kasi wala noon, di na kinahawa, diba? Kasi dumating yung panahon na pati sarili mo, saktan mo na din. Malaking eh, pag mapapaalam ko eh, kasi hindi na siya ganun eh, pag walang ikaw. Talam ko, malulukot si ate ng sobra. Kasi kahit naman ano sabihin niya, wala na hindi talaga niya gagawin kasi mahal na mahal ka niya. Sa totoo lang, sinabi ko yun sa kanya. Kaya hindi ka pa nag-anak, te. Sasabihin ko siya yung totoong dahilan. Kasi anak mo pa si Odi. Oo, inuutusan mo siya ganyan. Pero natrato mo siyang anak. Gusto niya eh, ganyan siya eh. Eh sabi ko, te, sigurado mo kayo. Sabi niya, Tony, kung kailangan ni Odi na ganyan, also need help. Hindi talaga namin kaya. Ngayon lang, Papa. Alam mo na mamimiss ka namin lahat dito. At alam ko, sobrang mahirapan si ate na wala ka. Kaya, gagawin talaga namin yung best namin na punan nyo nung habang wala ka pa, nakakalungkot na kahit buwan. Alam ko kasi mo pagdadaanan mo yung tagal. Basta tandaan mo pagpahiramdam mo, nalulungkot ka. Wala doon sabi ni Harvey sa loob. Pag nalulungkot daw siya, nabag-isa siya doon. Saka wala siyang pamilya. Lagi mo iisipin kami. Lagi mo imagine it. Tingnan mo yung gate. Bago ka pumasok, isipin mo si Happy. After ilang month, ando na mag-aantay sa'yo. Mag-aantay siya sa'yo. Wala siyang alam, wala siyang pakimahal ka lang niya. Yun lang, Papa. Mahal ka namin, sabi mo isipin niyo. Patuto kami sa kamay ko for a reason, ha? Tandaan mo, sinakuhin ko ng pamilya mo kami natin. Ginagawa lang ito para maging maayos tayo lahat. Kaya nga hindi ko rin alam ang solusyon. Alam ko lang ang trabaho. Ayun siya ka na, nabahal ko na kami. I'm sorry. But I have to be strong. Hindi ako to be strong. Happy, strong. Sabi ko sa'yo, di ba? Sa bawat pagdadasal mo, pag nasa loob ka, tuwing pagdadasal ka, umiiyak ka rin nagdadasal dahil puro parang yun. Lahat yun ay puro pagmamahal. Puro pagmamahal na nagdadasal ako minuminuto, sigo-sigo. Nagdadasal ko na para sa'yo. Every time na magdadasal ka, it's a reminder that I love you so much. It's a reminder that you have a family. This is your family supporting you and never letting you go, only just helping you, Papa. And sabi ko sa'yo, love pasaklapang mundo, the world is so cruel. But you will go through this para ma-influence mo kami. Paglabas mo, kung ano matutunan mo. Wala akong ibang gagawin. Baka pagdating ng araw, kung di konsintihin ang konsintihin, di magiging anak natin.
but you will be there para sabihin sa kanya kung ano yung tama at mali. I am investing in you, love, not just for us, but also for our family, our future together. Mahal na mahal kita. At sasabihin ko sa iyo, love, pagkatapos nito, magpapakasal tayo. Lagi mo yung isipin. I am waiting. I will wait. I love you, Father. Kaya mag-exercise ka. Ayusin din yung health issues mo doon. Kaya kinigis ka ni Happy na. Salamat sa inyo lang. Kaya malakas yung loob ko. Maaalis ako kasi alam ko hindi mo siya mapabayarin. Saka hindi niyo mapabayarin yung satisfaction. Thank you so much. Mahal na mahal ko kayo. Nag-miss ko kayo. Thank you. Thank you. Gawin natin yung isang bagay na dapat inagawa natin noon, diba? Let's pray. Let's pray, Happy, ah. We will pray. Your Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, tulungan niyo po kami na malapasan po yung problema na lumalaan sa amin. Sunod-sunod man, pero alam ko sinusubok mo lang kami. Naniniwala po kami na magiging okay din po ang lahat. Gawin niyo po kaming matibay. Gawin niyo po kaming matatag. No, sobrang blessed po namin. Salamat po at meron kaming budget para sa mga bagay-bagay. Ngayon po ay alam mo na si Papa Odi sandali. At magiging mag-isa po siya. Ikaw po ang makakakita ng lahat, Lord. Pag nalulungkot po siya at nabibis niya po kami lahat, iparamdam mo yung yakap ng pagmamahal namin sa kanya. Pag nagagalit siya ulit, bigyan niyo po ng wisdom at ng control at ng tulong yung mga taong nandun at patience para i-shower siya ng love. Lord, ang dami na po namin pinagdahanan. Sana makita mo po na hindi namin sinusukuan ang bawat isa. Tulungan niyo po kami, Lord. Wala na po ako masabi ko, dinibigin po kami ng tulog sa inyo. At pasensya na po kayo kung minsan kami nakakalimot. Maraming maraming salamat po ulit sa lahat ng blessings. Alam namin, blessed pa rin po kami. At alam namin na ginagawa mo lang po para matuto kami lahat. At alam ko, may purpose to, may reason to. Kung bakit ito nangyayari sa amin, kailangan po namin ang gabay ninyo. Tulungan niyo po kami, Lord. Itong pamilya, ito mula noon hanggang ngayon, sinadadagdag, may nawawala. Gabayan niyo po si Papa Odi. Alakasin niyo po yung loob ng puso ng ate ko. Giwin niyo po kami mga pampasensya para din po kay ate. Lord, lift it all up to you. Lahat po nang bigat sa aming tim-tim. Kayo na po ang bahala. Ang pinaka-miss ko siyempre lahat. Yung ano, yung pamilya, yung saya, yung lungkot, siyempre yung drama, hindi mawawala yan, tawanan, at siyempre yung baby ko, si Happy. Yun, mamimiss ko si Happy. Pero lahat naman mamimiss ko. Nung una, talagang maghihiwalay na kami ni Mami. Yun yung unang solusyon na nakita namin na pwede namin gawin na maghiwalay na lang, mag-separate ways na lang. Pero na-realize ko din na bakit ko ay i-deprive yung sarili ko sa pamilya na bumuo sa akin. Gusto ko rin naman silang kasama araw-araw, so why not give it a shot? Kasi para sa akin din naman yun. Hindi lang para sa akin, kundi para sa mayiging future namin at mga mayiging chikiting namin, syempre. At para na din sa buong pamilya. Kaya kahit decision namin ni Mami to, sa sarili ko din, na-realize ko na I will do this for myself na voluntarily. Nagagawin ko to kasi makakatulong to sa health ko at sa, yun nga, anger issues.
alam kong medyo mawawala ako ng matagal-tagal at di tayo magkikita-kita. Sana mag-ingat kayo at lagi kayong tatawag sa taas, huwag kayong makakalimot at mahalin niyo isa't isa. Protektahan niyo isa't isa at magmahalan kayo. Message ko naman kay Mami, alam kong mahirap sa ito, mahirap para sa atin to, pero gagawin ko to para maging better tayo at maging masagana yung relationship natin. Alam kong marami tayong problema at marami tayong pinagdadaanan, pero alam kong malalagpasan natin tong lahat kung magtutulungan tayo at magko-cooperate sa isa't isa. I love you so much at mamimiss kita. Lagi ka mag-iingat. Pinaka-mamimiss ko naman, yung bunganga niya, syempre. Siyempre, yung chismis, alam mo na, chismoso din ako, nahawa, actually, nahawa lang naman ako sa akin. Hindi naman talaga ako mahilig sa mga kwento-kwento eh. Pero nung, siyempre, asawa mo, chismosa, talagang mahawa ka talaga. Ang ano naman, ina-expect ko naman na susundo sa akin, siyempre, sa gate, alam nyo na, pag ano na, laya na. lahat sila, pamilya ko, may naghihintay sa akin sa labas. At sa pamilya ko naman, kay mama, kay ate, kay kuya, kay Kiana, maraming salamat sa inyo dahil isa din kayo sa mga dahilan kung bakit ko to gagawin. Kasi gusto ko, paglabas ko, ibang OD na yung makikita nyo. At alam kong masaya kayo, magiging masaya kayo para sa akin. I love you guys at mamimiss ko din kayo. Pansin ko kasi, kahit nakasalamin ako, parang ang labo pa rin ang paningin ko. Hindi ko alam kung bakit eh. Kaya, nagpa-check na muna ako ng mata. Libre lang naman kasi magpa-check ng mata. So far po, with your eyeglasses, comfortable pa rin naman po? Opo. Actually, bibili lang po talaga dapat ako. Pero, chine-check ko lang kasi baka may upgrade po siya or ano. Nakakaranas po ba ng head-eat, eye strain, pagluluha? Luha po. Minsan, meron din po dalas. Okay. Symptom po kasi siya ng dry eyes, kaya ano po, ay advice ko po, gumamit po kayo ng eye drops. Can you rest for your head here? Makikita po ba ang red and green shark? Red and green yan. Okay po. Both eyes open po during eye examination. Machine lang po makakulong sa other eye. Okay. Ito kasi number 5. Can you tell me which number 5 appears darker, clearer, and sharper po kung sa red or green? Sa red po. Hi, nako. Looking at the chart po. DCF. Correct po. Clear naman po. Apo. When you're looking at the floor po, flat naman po. Yung elevation or slope line? Okay naman po. Sige po, kaya walk around po to double check po. Okay, number 4. Wala pong elevation or slope line. Wala, may parang may ano lang, may something lang sa mata ko na ice cream. Oo, parang may ganun lang. Pero wala po. Clear po siya. I-try natin lang na ano, i-adjust lang po ng one step. To check po kung saan kayo mas comfortable. Sige po. Kaya pala lagi rin mo sakit ulo mo. Hindi siya kung napawansin ko kahit nakasalamay ako, nabalingis ako ng linis. Bago-waga. Nabuo na naman ako. Yes po, hindi na po siya ganun ka-sharp, pero syempre po, mas kailangan yung piliin natin kung saan kayo mas komportable. From minus 150 kasi nag-jump siya to 300, nearsightedness, left eye. From minus 150, 225 na po siya. And then, yung final prescription niyo po, minus 25 na po pareho yung astigmatic sense, since mas komportable po po. OMG, nagulat ako. As in, pati yung doktor doon nagulat din. Ang laki ng tinaas ng grado ko. This year lang din yung huling pa-check up ko sa mata. Hindi ko din alam kung bakit. Pwede daw sa lifestyle kasi. Medyo maaga naman ako natutulog. Pero may times na napupuyat ako. Pwede din daw sa stress. Kaya kayo okay masistress. Since nandun na din ako, sumabay na rin ako magpa-check up ng mata. Okay, wait lang. Tatanggal si Papi ng kanyang retainer. Ay, mahigpit yan sa una, di ba? So, pagkakain ka, tatanggalin mo yung... Yak, dalawa. Ay, shit. So, yummy. Ang laman ng bag mo, Happy. Wala. Hangin. Nagpapagod ka lang, ha. Nalaman mo kung unahin, ha. Parehas lang naman niya. Ay, iret. Ay, iret. Ay, iret. Ano? Umangat yung left ko ng 25. Tapos, tumaas din yung astigmatism. Wala na. Ito! Parang... 100 ata. Tapos, plus 1 daw ako sa nearsightedness. Sa? Nearsightedness. Pagawa mo na. Pagawa mo na pala. Hindi pwede. Tatakit ulo mo na niya. Wala mo papagawa pag 500 na yung ano mo?
Siyempre, bilang ate, ako na sumagot siyempre nung salamin ni Paye. Alam mo si Tony na naman, di ba? Parang kapal naman na ng mukha ko nun. Salamin lang, di ko pa mabayaran. Ano ako? So, ayun. Ate duties na naman. Ako na naman siyempre sa salo. Kundi pala yung bago na tatrabaho dito. Ikaw na makasikaso. Wow, big girl na. Wow, big girl ka na. Pwede ka na iwanan sa mall mag-isa. Okay, that's not the trash. Doctor? Don't be scared. Hi, doctor. Say hi, doctor. My doctor. Oh, it's not your doctor. It's Mommy Honest doctor. Hi to the doctor. Hi. Okay, you want to go to the doctor? Okay. I'm just asking, Happy. Yeah, you don't cry. Ano ba yan, Happy? Happy, ba tayo pababasa? Ang hirap na naman. I'm scared, scared. Lagi ka nalang takot sa escalator. Arte mo, tapos ngayon naglalakad ka. Meron siyang ganyan. Pa-shake-shake lang siya. Hanggat maaari talaga, iniiwasan ko yung parang every Saturday yung papaano dyan, puro trabaho ko lang. Kaso hindi kasi maiiwasan eh na wala, may masashare talaga ako sa yung trabaho ko kasi ang dami kong alis, ang dami kong meetings, ang dami kong ganap na hindi ko na lang din pinakita dito. O hindi na ako na pa video nun kasi parang ang boring ng buhay ko, puro lang talaga ako trabaho. Pero wala, ganun talaga. Ayun na nga. So, trabaho ulit. Happy, healthy. Gusto mong kanta, Happy? Dadalhin na lang nila. Hello? Cute mo naman, nakabungos ka pa. Sige,
princess, okay? Welcome yung mami uni. Habang nag-work po si Mami, napagalitan niya po ako kasi po, si Happy, tawag po ng tawag po sa akin, hindi ko po siya pinapansin kasi po, nagpo-phone po ako noon. Na-confiscate po ulit yung phone ko po. What happened? I called Happy, and I am working. Yes, what happened? Why are you crying? Who are you calling? Calling ate? Tell me. What happened? Happy is calling ate kanina. Hindi ka pinapansin ni ate. Si ate nagsiselfone si ate. And you are calling ate Tyronia. And then? She's eating there. Kumakain ka ba nun? Nagpo-phone. Nagsiselfone. Ang gulo ng story mo, Happy. Pero yun naman, natatrabaho si Mami. Si Paye. CR. Nagbilin naman daw si Paye kay Tyronia na patingin muna kay Happy. Ano, titignan mo lang si Happy. Kung saan kausapin ka, may problema sa yung mga kabataan niya. Puro kayo cellphone eh. Hindi mo ba mahal si Happy? Labo pala eh. Tignan mo muna sandali. Parang kung nabili nga kita ng kapatid, ganyan gagawin mo kay Baby Tyron? Ano? Ba't kay Happy ginagawa mo? I wanna know what happened. I really wanna know. Siyempre, habang working si Jowa, aasahan mo na pag may kasamang bata, may dilubyo. Yung reaction nila nung gumawa si Jowa, sobrang tuwan-tuwa ako. Kasi di ba mga bata matarantay, lalo si Tyronia. Ako kasi katabi ni Tyronia, kaya nung pagpitik niya na rin tapos hindi ko alam. Si Happy rin pala nagulat nung nireplay ni Jowa yung video. Gumanon nga si Happy kasi ang naramdaman ko lang talaga nun. Si Tyronia umatras pa ganun, tapos si Ika nagulo yung video. Sobrang matatarantahin sila. Gulat din si Tyronia. Huwag ganun ha. I don't know what happened. Picture, mami. Only picture, like that. Si Tyronia yung nagulat. Si Ika din. And then Happy is calling ate, why are you crying? Don't cry, please. Okay? Nagulat si Ika tsaka si Tyronia yung bito si Happy. Nagulat na si Happy? Nagulat din ba si Happy? Ang naroon naman ko si Tyronia, gumamot talaga. Dahil mahal mo si Happy, kami mo yung kilikili. Hindi mo pinagbigyan kanina. Naiwan ka sa road sa'yo si Happy. Tapos hindi mo inaano. Amoy mo ang ilong. Amoyin mo, dali. Ilong mo ang lapit mo. Okay naman siya, Mami. Ang kabila. Paamoy mo kay ate kung talagang mahal ka ni ate. Mami, okay na maasim siya. Maasim kang bata. I'm a lighter, I'm a lighter, I'm a. Everybody look to the left. Everybody look to the right. I'm a Takay na yung laki umatak, takay na yung dark comments na lang mag-birthday. Sige po.
Yes, abangan nyo yan, mga besiko. O di ba, para ako nag-vlog. Malapit ang lumabas yung perfume ko kasi na Tony Fowler. Collab yan ng RC Perfume. Tandaan nyo, mura lang pong bumango. Mura lang mag-amoy Tony Fowler. Malapit na lumabas yan. Ngayon, bare months na. Nakakatawa lang kasi kahit saan ako pupunta ngayon, kasama ko talaga yung mga bata. Dahil nga walang yaya. Naamin ko naman, lately ina-atake talaga ako ng PPT. Dahil mas iba-iba yung panganganak ko ngayon compared kay Happy. So, mas pinipidi ako this time. Dahil na ina-atake ako si Oni, hindi niya pinagkakatiwala sa akin yung mga bata na ako lang talaga yung magbabantay. Kasi hindi rin nakakabuti para sa amin both sides. Sa mga bata at sa akin na kami-kami lang. So, syempre, bilang may matutulong pa rin ako sa pamilya, hindi man sa bata, nagpunta na lang ako dun sa isang bahay namin para maglinis. Ayan, para magpapunta ng maglinis at nagbantay ako. Sinamahan ko si Jansky, editor ng Toro Family. Kasi malayo siya sa family niya at birthday niya kasi lagi naman kami magkasama. Then dumating sila Tony, galing sila sa trabaho. Sinurprise nila si Jansky. Hindi mo nakain mo lang ano. Sige, edit na lang niya. Sabi mo ba i-edit na lang? Happy birthday to you! Sabi na may edad ko dito. Dat kilang. Happy birthday, you boy monster! 90 seconds. Ayun, alin mo lang. Thank you. Yes! Ay! Nandiyan si Happy! Happy birthday, Kuya Boy Monster! Ay, Daddy! Thank you. Ba, alam mo? Nagalo namin. Nandiyan ko photoshoot, alam mo, trabaho. Yes! Kaya kita bibigyan ha? Uy, meron pa ako sa'yo. I love you, mom. I love you. Grabe naman niyo! Grabe, Travis Scott, sir! Gusto ko to ah! Olive! Thank you! Thank you, Taiwan niya! Thank you. Buti na padaan kayo. Nagmamadali talaga ako para makadaan kami. Minamadali niya yung shoot. So, sabi niya, minsan naman birthday kayo. Editor po, sabi ko. In-enroll ko na si Tyrone niya at saka si Ika. Parang dati lang, isa lang yung ine-enroll ko. Ine-enroll namin ni Jowa. Ngayon, dalawa na sila. Nakaka-excite kasi meron ng titingin-tingin kay Tyrone niya sa mga gagawin niya sa school. At may titingin-tingin din kay Ika sa kung anong gagawin niya. So, magtinginan sila magdamag. Sobrang excited na po ako pumasok sa school. Lalo na po na may kasama na po ako family na si Ate Ika. Like, sobrang excited po talaga ako kasi mababantayan ko na po siya. Mababantayan niya din po ako. Kasi po, this time po, may ate po akong tatawagan pag kailangan ko po ng tulong. As a matured girl and responsible na Gen Z, and syempre, nagbabago na. Sinamahan ko si Ika bumili ng school supplies nila ni Tyronia dahil malapit na yung pasukan nila. Say hi! 10 pieces colored po. Ito din, oh. Crayons. Eh, yung may ano na. May binder ka rin ba? Pencil pala, kuha na natin si Tyronia. Ah, mas gusto ko to. One. Oh. Sana. Rude mo yan. Iniingatan ko talagang hindi magkamali these past few days. And hindi ako bunot ngayon, guys. So, sa mga nag-aabang sa akin, sorry guys. Safe ako this week. Ganun ulit, trabaho ulit. Thank you.
sa lahat na nangyayari sa buhay namin, ang recovery ko talaga ay magtrabaho. Mabisi, huwag madistract, but at the same time, magpa-distract na magtrabaho para hindi ako nagdadrama lang sa gilid. Eh wala eh, wala naman akong papala pag anong ginawa ko eh. Hindi ko man masolusyonan lahat agad-agad ng problema ng pamilyang to. Bilang leader ng Toro family, ang nasa isip ko lang, we have to move forward.